Ako nga pala po si Amber. I'm 19 years old. And ako ay kasal po yung nag-aaral. At ako ay isang survivor. Ako po ay nasa 8 gulang. At doon po ako nagsimulang bastusin po ng magulang ko. Wala po kami kasama sa bahay. Ang mga kapatid ko po ay wala sa bahay at doon niya po ginagawa yung panghahalay at pang-aabuso niya sa akin. So, sa pagkakataon na yun, siguro pinalakas ko na lang po yung sarili ko para mapagpatuloy ko po lahat ng pangarap ko kasi sa totoo lang, habang ginagawa sa akin ng magulang ko na nandun pa po ako sa poder niya, nilalaban at nilalaban ko yung sarili ko para lang mapagpatuloy ko yung pangarap ko. Bilang babae, mahirap po para tanggapin sa akin dahil mismo magulang ko po ang mga kalaban ko sa pagkakataong ito. Para sa akin, sobrang bigat at sobrang pagod na po ako. Dahil doon, napag-desisyonan ko pong maghanap po ng matatakbuhan, especially po sa kuya ko. At doon po napagtanto na magsumbong po sa kanya. At sa pagkakataong ngayon, doon ko po na ibuhos lahat ng mga sakit at pagod ko sa sarili ko. Lahat po ng paghihirap, pang-aabuso, pang-ahalay, pang-babastos, lahat po, especially po bilang babae, naranasan ko po yun. Siya po ang nag-guide sa akin. Sinasamahan niya po ako. Tinutulungan niya po ako na pabigyan po ako ng lakas. Binibigyan niya rin po ako ng pagkakataon na huwag po sumuko para lang po maipagpatuloy po yung laban po. Especially po, ang mga taong tumulong po sa akin, mas lalong-lalo na po sa mahabang process na napagdaanan ko. Unang-una po ang mga Womendes, at higit sa lahat ang mga kapulisan, at higit sa lahat po ang batas. Ang batas po talaga ang pinaka-pinanghahawakan ko po bilang babae, mas lalong-lalo na bilang na biktima. Unang-una po, nakapag-file po kami ng case sa magulang ko. Nag-file po kami sa kapulisan. Nagpunta po kami sa biomedical hospital para ma-train ko po talaga if positive po ako or positive po na ako po ay nahalay po ng mismo magulang ko. Tinulungan din, sinamahan po nila ako para lang po ma-provide po nila ako and mapagpatuloy ko po yung case para lang po sa magulang. Naisang pa po yung kaso. Para sa akin po, sobrang sakit. Masakit po sa akin sobra kasi bilang anak po, di ba, sobrang hirap po tanggapin. Kasi kahit po na ganun po yung nangyari sa'yo, kahit na sobrang bigat at sakit po ng naranasan mo noon, nararamdaman mo pa rin po yung bilang magulang mo at bilang anak, andun pa rin po yung pagmamahal mo sa kanya. Pero andun pa rin po yung sakit na nararamdaman mo na nawala po yung pagkababae ko, nawala po yung pagkatao ko. Higit sa lahat, nawala po yung confident ko sa sarili ko na humarap po sa ibang tao at magpakilala po kung sino ako at kung ano po ako. Yung mga, especially sa mga Womendes, especially din po sa mga kapulisan na hindi po sila pumapayag hanggat wala po nangyayari na maganda at wala po nangyayari para lang makuha ko yung stasya ko. Andyan po yung kuya ko. Siya din po yung nag-guide sa akin. So, lagi ko po siya nasa tabi. So, umiiyak po ako sa kanya. Sinasabi ko po sa kanya na kaya ko pa po ba? Kaya ko pa po ba ituloy? Ganon. Na nahihirapan po ako. May mga pagkakataon na dumating din po ako sa nagka-anxiety po ako. Nagpa-psychological alam po ako. So,
pinimaintain po ako ng doktor. Yun po yung kasama sa process. Yung time na yun, sobrang hindi po talaga kasi ako makatulog na maayos. Nag-overthink po ako, natatakot po ako. Lahat po nung napagdadaanan ko, nangangamba, natatakot, umiiyak, kinakabahan, lahat po ng yun. Sobrang hindi ko nga po alam kung kaya ko bang mag-focus pag-aaral ko that time kasi sumasabay at sumasabay siya. Pero dahil sa lakas ng loob ko, sa lakas din ng loob ng mga kasama ko, sila yung nag-group para sa akin na magbigay po sa akin ng strength and power para maging matapang, lumaban po. Kasi kung wala po sila, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko. Kaharap nyo, nakakapag-aral. Ako ay isang ganap na estudyante ngayon and hindi ko po ina-expect na darating ako sa puntong ito. Actually, noon pa na nararanasan ko yung bigat na napapagdaanan ko, hindi ko po ina-expect na ako ay makakapag-aaral pa rin at magsisimula pa rin sa journey ko. Nakakain, nakakatulog ng maayos sa kama, but mas lalo-lalo na po sa pag-aaral ko and higit sa lahat sa financially na ginaguide niya sa akin. And higit sa lahat, ang pangarap ko po ay maka-move on sa lahat ng mga naranasan ko and maka-alis sa mga nightmare na pumapasok sa isip ko and makapagsimula sa bagong buhay kung sino ako at kung ano po ako. Thankful po ako and blessed din po ako if ever na makatulong po sa mga tao. Gaya ko na na-biktima, so na-abuso. So I hope naman po sana na lumaban sila and mapagpatuloy po nila ang pagkakataon na kailangan po nilang mabigay yung hustisya para sa kanila and huwag po silang susuko. Yun lang po. Ako si Amber na isang taong lumaban. Isang taong naabuso. Oo, naabuso ako. Pero, pinilit kong bumangon. Pinilit kong nadapa ako, pero pinilit kong magsimula sa sarili ko. Dahil higit sa lahat, hindi ako susuko. Kailangan ko maging matapang. Dahil ako isang babae na may marangal, may disiplina sa buhay ko, and higit sa lahat, may pangarap.